Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, June 12, 2024. Patuloy nga pong humina itong southwest monsoon o yung habagat at nakakaapekto ngayon sa ating bansa yung easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Asahan po natin, apektado po niya ng Metro Manila, Bicol Region, maging dito nga po sa may parte ng Visayas at Mindanao, asahan natin yung maalinsangang panahon. Pero dito naman po sa may parte ng Mindanao, meron tayong mga cloud cluster o kumpulan ng kaulapan na posibleng magdala po yan ng pag-ulan sa parte ng Mindanao, lalo nga po mamayang hapon. Maging sa may Palawan din po, may chance na mga pag-ulan. At sa may parte naman ng Luzon, panandali ang pag-ulan ay posible po natin niyang maranasan. Dito nga po sa ating rain map animation, mapapansin nga po natin mamayang alas 10 ng umaga, mananatiling maayos at maganda ang lagay ng panahon at wala tayong inaasahan na posibleng mga pag-ulan. So may parte lamang po ng Mindanao, may chance na makakapal na kaulapan na paminsan-minsan may pag-ulan. Pero pagsapit naman po ng alauna ng hapon, magkakaroon ng mga chance ng pag-ulan sa may parte ng Palawan at ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, may panandali ang bigla ang pagbuhos ng pag-ulan sa may parte ng Luzon at meron pa rin pong mga pag-ulan sa may parte ng Palawan at ng Mindanao. Mananatiling maalinsangan ang panahon sa parte ng Visayas at ng Bicol Region. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, tuloy-tuloy nga po may mga tsansa ng pag-ulan sa Mindanao at maging sa parte ng Palawan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po June 13. Mananatili nga po na konti yung mga pag-ulan. At yung mga pag-ulan po mas mararanasan lamang sa may parte nga po yan ng Mindanao. At magkakaroon nga po tayong possible low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng June 14, mahihina at katamtamang pag-ulan, posibleng ulit maranasan sa parte ng Mindanao at dito nga po sa may Visayas at Bicol Region. At mahina pa rin nga po yung pagbugso ng southwest monsoon, kaya hindi pa rin po tayo nakakaranas ng mga mas malalakas na pag-ulan. Pero pagdating po ng June 15, ganun pa rin po mahina pa rin po yung pagbugso ng southwest monsoon at makakaranas lamang tayo ng mga isolated rain shower. Pero pagdating po ng June 16, may mga chance po ng mga mahina at katamtamang pag-ulan. At pagdating naman po ng June 17, dito nga po mapapansin natin posibleng dahan-dahan na lalakas yung southwest monsoon. Pagdating po ng June 18, dito naman po mapapansin natin magkakaroon na ng mga posibilidad na pag-ulan sa Palawan at western section ng ating bansa. At ito nga pong low pressure area ay papasok po yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng June 19, asahan na nga po natin na makakaranas po tayo ng pag-ulan dahil nga po sa paglakas bahagya ng southwest monsoon at low pressure area sa may eastern section ng Catanduanes. Pagdating naman po ng June 20, tuloy-tuloy nga po makakaranas tayo ng mga pag-ulan. At yung low pressure area dito ay posibleng malusaw din kaagad. At meron tayong panibagong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating ng June 21, dito po patuloy pa rin po makakaranas ng pag-ulan ng western section ng Luzon at yung low pressure area ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon nga po, wala pa naman po tayong minomonitor na posibleng banta ng bagyo na makakaapekto sa ating bansa. May chance na nga po ng next week ay bubugso muli yung southwest monsoon o yung habagat na magdadala ng mga pag-ulan. Sa ngayon nga po, easterly sa nakakaapekto sa ating bansa, kaya mararanasan na naman natin yung mainit at maalinsangang panahon, kaya ibahin pag-iingat muli sa ating mga kababayan. Inulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po ito. Malaki pa rin ang chance na magbago po lahat yan. Kaya mag-ingat po tayo palagi.
God bless po sa ating lahat.